Hi guys, magandang araw sa ating lahat, sa mga tropa natin na palaging nakasubaybay sa atin. Shout out sa inyo. Sana ay okay lang kayo. So ngayong araw guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng manual na sasakyan at saka kung anong mga gagawin bago magpatakbo ng isang sasakyan. So tara guys, samahan niyo ako. So guys, yung manual na sasakyan, yung pinagkaiba niya sa automatic, yung manual na sasakyan guys, na gumagamit tayo ng clutch pedal, meron siyang clutch. Unlike sa automatic, wala po siya. Bali yung pedal lang po doon, dalawa lang, preno lang at saka accelerator. Hindi tulad nung sa manual na meron siyang clutch, preno at saka accelerator. So bali tatlong pedal yung ginagamit. Pero kapag kayong sa automatic, dalawa lang. So ganito yung una nating gagawin guys bago tayo magpatakbo ng isang manual na sasakyan. So bali yan yung tatlong pedal guys sa manual. Ito yung sa clutch pedal. Yan, may konti yan siyang play, mga 3/4 or 1 inch ito. Ito naman yung sa brake. Yan, may konti din siyang play. Yan. Tapos ito yung accelerator. Yan. Ito yung accelerator. So bali yung sa automatic, preno lang at saka accelerator, wala siyang clutch pedal. Ito yun. Yan. So una natin gagawin guys, syempre ikot muna tayo sa ating sasakyan. Mapa-automatic man o manual yung ating sasakyan, kailangan muna natin ikutan. Iikot tayo, titingnan natin yung mga ilaw, yung mga gulong, yung mga preno kung may basa o may tagas. I-check up po natin muna yung ating mga side mirrors, kung nakapwesto, may basag ba o wala, yung mga lens ng ating ilaw, i-check muna natin yon. Yung gulong, may butas ba siya, flat ba siya, kulang ba siya sa hangin, kailangan i-check muna natin yon siya guys. So pagkatapos noon, makaikot na tayo sa ating sasakyan, bubuksan na naman natin yung lagayan ng tubig, radiator, yung lagayan ng fluid, kung may fluid po ba, kung power steering yung ating sasakyan. I-check din natin yung lagayan ng ating ETF kung may laman pa po ba siya para pagka nasa biyahe na tayo, hindi tayo mamumroblema. Pati yung tubig din ng ating baterya, i-check na rin natin siya. Kung kulang ba siya, madagdagan natin. Tapos kung wala na, lagyan natin para hindi basta-basta masisira yung ating battery pagka naubusan ng So yun guys, kapag na-check na natin yung tubig ng radiator, tubig ng battery, ETF, brake fluid, yung langis, yung level ng langis ng ating makina, pag na-check na po natin yun, pwede na tayo umakyat sa ating sasakyan. Pagkatapos, syempre, pag dito na tayo sa loob, titingin-tingin muna tayo sa loob ng ating sasakyan, tsaka tayo mag-start. So, kapag nakaakyat na tayo sa ating sasakyan, titingnan muna natin yung loob ng ating sasakyan, kung wala bang mga dumi o basura dyan na naiiwan. Pagkatapos nun, start na natin siya guys. Bago natin siya i-start, tingnan din natin kung naka-neutral yung ating kambyo. Alugin lang natin siya ng konti. Yan. Tapos yung ating handbrake, kung naka-handbrake po siya. Ito. Yan. Pagkatapos po nyan, i-start na natin siya. Yan. Pagka naka-start na po yung ating sasakyan, habang nagpapa-under tayo, titingnan natin yung side mirror. Yan, titingnan po natin yan siya. Kung maganda ba yung kita ba yung likod, yung tagiliran, yung ating bull mirror, kung kita po ba yung sa harapan. Yan, ganun din dito sa kabila. Yan, dapat nakasitting na po yan siya bago tayo magpatakbo ng ating sasakyan. So, kung nakasitting na siya ng maganda yung kita natin yung tagiliran, yung sa harapan, tsaka yung ating may side mirror din po yung sa loob. Tingnan din po natin kung naka-sitting po ba siya ng maganda. So, ganito na guys. So, ganito na yung ating gagawin guys kapag okay na lahat. Simula sa baba, tapos dito sa loob, okay na na. Na-sitting na rin natin yung ating side mirror. Una natin itetesting kagad guys yung preno. Yung preno ng ating sasakyan. Para hindi tayo madisgrasya o mapahamak sa ating biyahe. So, una po natin gagawin, i-release po natin yung handbrake. Ito, i-release natin yung handbrake. Yan. Apakan natin yung preno.
hapakan po natin siya. Pagkatapos po, kakambyo tayo. Kapag advice ko lang sa inyo guys, kapag kakungari yung sasakyan nyo, hindi naman siya loaded, empty lang naman siya, o kayo ay wala kayong karga na mabigat, ikaw lang at saka may kasama kang isa, pagkatulad nito guys, itong gamit yung sasakyan niya yun, isusuel. So pwede siya guys na dumaritso ka na ng segunda. Ito, ayan, dito ka na, pwede ka na dito. Pero kapag ka-loaded ka guys, kailangan pirmira ka talaga. So ganitong gagawin mo guys. Ayan, ito. Una, aapakan mo tong clutch. Pagkatapos, ihahawi mo siya sa pakaliwa at saka papunta sa likod. Yon, pasok na yung segunda. So ngayon, ang pagpatakbo naman yan, ganito. Yan. Yan po. Kunting angat sa kaliwa at kunting apak sa accelerator sa kanan. Ayan o. Parang ganyan lang po yun yung pagpapatakbo niyan. Pagka beginners po tayo, pag nag-uumpisa pa lang po tayo nung mag-drive, kailangan po talaga mag-hazard tayo. Ha-hazard tayo. Ayan. Ayan yung pag-accelerate po ng ating preno dapat. Mabagal, dandahan lang. Dandahan yung diin, dandahan din yung angat nung clutch. Yan, ganyan po. Yan, ganyan lang po siya. Huwag natin siyang bibiglain. So, kung nagpa-practice pa lang po tayo, nagbaguhan sa pagmamaneho, kailangan po talaga palagi tayong nakahazard para maging aware yung ating mga kasamang mga motorista sa paligid na magdahan-dahan sila kasi nakahazard po tayo eh. So, ganun guys, kapag mag-accelerate ka ng sasakyan at saka baguhan ka pa lang, huwag na huwag mong bibiglain, bitawan yung clutch. Kung ano yung pagbitaw mo ng clutch, ganun lang din yung pagdiin. Yung pagdiin mo ng accelerator, yung pagbigay mo ng gasolina. Huwag mo siyang bibiglain. Ganito guys yung pagtimpla ng clutch. Kumari, ito yung clutch, ito yung accelerator. Nakadiin ka sa clutch, nakaangat yung accelerator. Ganito lang gagawin mo guys. Dandahan mo to siya iangat, dandahan mo rin to siya idiin. Parang gaganyan-ganyan ka lang oh. Pero dandahan lang. Kapag gusto mo na umarangkada, magpatakbo na, dandahan ka lang. Iangat mo ng bagya yung clutch, didiin mo ng konti yung accelerator, mararamdaman mo, tatakbo na yan siya guys. Tatakbo na yan siya ng dahan-dahan. Pero never mong tanggalin kaagad yung paa mo sa clutch. Tsaka diin na ng bigla yung accelerator kasi dadamba siya, tatalon, or mamamatay. So kailangan guys, dandahan. Sa pagpreno naman, diin mo yung clutch, apakan mo ng bagya yung preno. Huwag din bigla na apak ng clutch, apak ng preno. Kung full stop yun siya guys, posible na makabangga yung mga sumusunod sa'yo, yung mga nakasunod sa'yo, babangga sila sa likuran mo. So kailangan dandahan lang, smooth lang, parang kumaganyan-ganyan ka lang. Kung hindi mo pa gano'ng makontrol yung clutch, yung preno at saka yung accelerator, hayaan mo lang nakaandar yung sasakyan. Apakan mo palagi yung preno, yung clutch. Apakan mo lang siya, pero huwag mo ididiin guys kasi kung minsan yung ating clutch madaling masira kapag walang hangin o hindi na andar yung makina kasi may vacuum yan siya guys na pag inapakan natin yung clutch malambot. Konektado yan doon sa ating hydro pump. So kapag ka nagpa-practice tayo na nag-apak-apak lang tayo ng preno, clutch, accelerator habang hindi na andar yung ating sasakyan, yung kunting dampi-dampi lang, dadampi-dampian lang siya natin para medyo ma-exercise yung ating paa, masanay. Para hindi tayo mangatog, hindi tayo mangatal pag tayo magpa-practice na. At saka higit sa lahat, may lisensya na tayo. Bawal tayong mag-drive na wala tayong lisensya. Kailangan meron na tayong license na pinangahawakan. Yun ang isa sa pinaka-importante. Dapat may lisensya talaga tayo, hindi pwedeng wala. So, kailangan may peace of mind tayo. Once na tayo magpa-practice, kapag tayo baguhan pa lang. Ang focus natin, ang isip natin, nasa daan, nasa harap, nasa giliran, kaliwa kanan, tsaka nasa ating mangin aware tayo. Guys, itanim natin sa utak natin at saka sa isipan natin na pag tayo nagmamaneho, maging defensive driver tayo. Huwag tayo maging reckless. Dapat defensive tayo. Mangin aware tayo sa paligid natin,
Especially sa unahan natin sa tagiliran. Yan, aware tayo dyan para iwas disgrasya. Ugaliin natin yun guys para maging safe tayo palagi sa ating pagmamaneho. Especially na kung tayo ay nag-uumpisa pa lang. So kailangan natin talaga yun guys. Sa pag-drive naman guys, kapag tayo ay baguhan, uunahin natin palagi yung first gear. Mag-first gear talaga tayo. Kasi yung first gear, low gear yan siya guys. Natatakbo tayo kahit na nakaapak tayo ng medyo mataas-taas ng konti sa ating accelerator, hindi matulin yung takbo ng ating sasakyan. Dahan-dahan lang siya. Pero wag naman nating sasagarin yung apak natin ng accelerator. Siyempre, baguhan tayo, tamang takbo lang muna. Alalay lang yung takbo. Once na medyo matagalan ng konti, pwede na tayo lumipat sa second gear. Wag natin siya guys mamadaliin na porket nakapagpatakbo na tayo ng tatlong dipa, kakambyo na agad tayo ng kakambyo, hindi obra yun guys. Kasi yung pagpapractice ng sasakyan, step by step, dandahan lang yun siya. Malalaman mo rin yun siya, pero huwag sa madalian o mabilisan. Kasi kapag natuto tayo sa mabilisan, may mga nakakaligtaan na tayo. Kadalasan, nagre-resulta na nagiging reckless driver na tayo. Nawawala na tayo ng disiplina minsan, no? Kasi basta na natuto na tayo, hindi tayo driving sa driving school, hindi tayo dumaan doon, natuto lang tayo. So bigla-bigla na lang tayo na basta-basta na lang tayo magpapatakbo. So hindi yun guys, kailangan maging defensive tayo. So kapag nasa kalsada na tayo guys, yung gagawin natin, mata sa harap, silip sa gilid. Harap sa tutok sa harap, silip sa gilid, silip sa likod. Para maging aware tayo sa ating paligid. At saka pag baguhan pa lang tayo guys, huwag tayo magpapatakbo ng napakatulin. Advice ko lang guys, kapag baguhan ka pa lang, magpatakbo ka mga nasa 20 lang muna. Kapag ka medyo kabisado mo na, yun. Pwede ka man na magpatulin-tulin, mga 40, 50, mga ganun yun. Pero dapat, maging aware pa rin po tayo guys. Tsaka tandaan palagi natin na maging defensive driver tayo. Huwag tayong maging reckless na driver. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo sa akin. Sana ay may natutunan kayo at saka nakatulong din sa inyo na yung mga tips na sinabi ko. So guys, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe, like, and share. At saka paki-press na lang din ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga bago nating videos na gagawin. Maraming salamat guys. Ingat kayo palagi.